Don't forget to like and subscribe. Kailan ba yung huling punta ko dito, Mang Bags? Matagal-tagal na rin yun. Mga more than a year na, no? Oo. At congrats ha, nakaabot tayo ng 1.8 million yung views ano? Oo, oh, ay, thank you doon, ano? At, di ba ako kapitan nun, di ba? Di pa. Ay, congratulations pala. Oo. Kap! Si Mang Mags literal naging kapitan talaga. Oo. Congratulations. Public servant ka na din. Opo, opo. Ayan. So, babatiin natin ang mga kaibigan sa Agri, sa Agri. Good morning at, po sa inyong lahat. Ayan. Nandito na naman tayo sa Dagupan City, ang bayan ng maraming bangus. Opo. At speaking of bangus, parang tila... Nagpapahuli po tayo. Ayan. Saka nahumaling ka ng magparami ng negosyo. Mm-hmm. May bagong negosyo na naman si Mang Mags. Opo. Meron na siyang boneless bangus. Opo. At ngayon, magde-demonstrate din tayo ngayong episode ng basic na para sa inyo kung gaano kabilis ang pagbo-boneless ng tauhan ni... Papakita natin yung pagbo-boneless sa kanila. Yan, yung expert na tiga-boneless ng bangus ni Mang Mags. Ang daming bago dito. May bagong negosyo, bagong profesyon, isang public servant na. At bagong buhok na rin. Napansin ko, wala nang maliwanag eh. Ah? Opo. Maraming nakapansin, lalo na dun sa channel ko, sa Mang Mags. Yan, so, maraming nagtatanong. Yan. Yan. So, posible po pala na tumubo pa ang buhok. Oo. Na-curious lang tayo dun sa technology. Kaya sumubok tayo. At totoo nga pala. Totoo. Ayan. So kung gusto nyo makita yung journey ng bagong buhok ni Mang Mags, pumunta po kayo sa YouTube channel niya. Pinapakita din niya doon kung paano yung mga stages ano. Pwede rin nating ipakita sa pamamagitan ng short clip dito sa video natin yung proseso kung paano siya inaano. So tara Tito Jay, pasok tayo. May bago tayong negosyo ngayon, ang pagbo-boneless ng bangus. Sa nakikita nyo kasi, yung area natin ay nasa mga fish pan at ang tayo ay nakatira sa Dagupan City at ang isa sa mga famous sa Dagupan City ay ang aming bunuan, Dagupan Boneless Bangus. Yan. So kaya ako naisipan na magtayo, mag-put up ng isang negosyo na boneless bangus. Sa pagbo-boneless, meron kaming property dun sa may fish market. Nakikita ko yung pagpo-process ng pagbo-boneless ng bangus. So, hanggang sa yung mga kapatid ko, si Cheryl Lumboy na vlogger din, at saka yung kapatid ko si Sam, ay sila talaga yung mga nauna sa pagbo-boneless. Kaya sila yung talagang expert. Pero dahil nga sa inuha ko rin yung kanilang tulong, kaya tayo ay mas na-encourage na magtayo ng boneless bangus. Yung fish pan natin, kaya niyang 10,000 fingerlings na pwede nating palakihin hanggang siya ay ma-harvest. Tayo ay sila ay makakabili sa pamamagitan ng pag-order online. Pwede rin yung walk-in, meron tayong physical store dito rin mismo sa ating restaurant. Walang iba kundi ang Sydney Seafoods Restaurant, located at the Venetia Highway, Dagupan City. Dati-rati, nung una tayong nag-meet, isa lang akong private citizen. Ngayon, medyo nabago. Ako ngayon ay isa ng public servant. Ako ay kasalukuyang barangay captain dito sa Dagupan City, barangay Tapuak. Ayan, at masaya, maganda na nakaka-stress. Pero okay lang dahil syempre gusto natin to. Kaya tayo ay gagampanan natin yung ating sinumpaang tungkulin. Well, dito sa barangay namin, ang pinaka nagustuhan ng mga constituents ko ay yung matagal na naming problema dito sa barangay. Ito ay problema na for the past 22 years, ano? Yung aming problema sa basura. Pero nung naupo tayo, inilipat natin, wala pa tayong 100 days sa ating mula nung tayo ay naupo.
ang inaksyonan natin to at inalis doon. Ako ay bumili ng isang property gamit ang aking sariling pera at ito ay ating inilipat doon. Sa awa ng Diyos ay marami yung natuwa kasi hindi ko siya ginamit, hindi ko siya nilagay sa mga platforma ko nung ako ay nangangampanya pa lamang. Well, actually, kung makakabalik ako sa panahon na ang edad ko ay 21 years old, ganun pa rin yung gagawin ko. Ako pa rin ay magne-negosyo dahil sa totoo lang, nag-umpisa akong magne-negosyo nung 19 years old ako. Andyan yung mga sinabi ko nga na ako ay nag-umpisang maglitsyon-litsyon ng manok, kumatay ng baboy para ipa-chop-chop at i-deliver sa mga kaibigan. Ano pa ba yung mga ano, magpahulog ng RTW gaya ng pantalon at damit. So para sa akin, ganun pa rin. Kaya lang meron akong babaguhin. Kasi may mga pagkakamali din tayo nung panahon na tayo ay nag-uumpisa sa pagnenegosyo. Ang mga babaguhin ko ay siguro mas didisiplinahin ko muna yung aking sarili. Yan, so siguro didisiplinahin sa... Wag muna, kapag tayo ay nagsimulang kumita na, wag muna tayong bumili ng mga luho. Wag muna nating unahin yung mga ganon. Ano? Kasi may mga, kahit sa simpleng paraan lang, kung ito ay kinukonsider natin na luho na yan. So unang-una yung pagbili natin ng mga sasakyan, mga luxury. Ano? Although simpleng sasakyan lang yan, pero sa iba, ano na yan, although para sa atin parang napakaganda na, pero kung titignan talaga natin, kung di talaga natin kailangan, wag muna nating unahin yung mga ganyan para yung ating kinikita ay patuloy na lumago. Kumbaga sa sugal, i-roll natin ng i-roll. Well, sa 60 years old na version ko naman, actually, hindi natin masabi yung future. Pero ang gusto ko lang ay, unang-una, kapag ganito na yung edad natin, number one, yung health natin, sana maayos yung ating kalusugan pagdating ng ganyang edad. And then, pagdating naman sa mga napundar, ay sana maalagaan natin kung ano na yung meron tayo or maparami pa natin. Ayun, para maging comfortable yung ating buhay. Well, yung pagninegosyo, hanggat kaya natin, andyan yan eh. Pwede naman natin itong ipamanage sa iba, sa mga anak ko, ganyan. And then siguro, titignan-tignan na lang natin sila. Iga-guide na lang natin sila sa negosyo. Hanggang sa sila ay matuto at darating yung time na ipapasa na lang natin sa kanila. Ayan. Pero yung pagdating sa kasi, sana humaba pa yung ating buhay dahil syempre kahit na gusto nating marating yung certain edad, kung di naman tayo i-allow ng Panginoon. So, na kay God pa rin yung desisyon. Meron kasing kasabihan na sa negosyo na mas maraming basket, mas maganda. So, naniniwala ako doon. Kaya aside doon sa mga ibang negosyo natin, gaya ng pagbebenta natin ng mga ready-to-lay chickens, pagbebenta natin ng battery cages, at saka mga apartment, ay nag-venture na rin tayo dito sa boneless bangus. Kasi nga, itong bangus na to ay very common dito sa amin. So punta ka lang diyan sa bagsakan ng isda ay makakapag-avail na tayo ng quality, magandang bangus. Kaya kumbaga, alam ng mga tao na tayo ay taga rito, kaya sigurado na yung binebenta natin ay quality. So yung Lagupan boneless bangus. Talagang magagawi ako dito, Kap. Okay. Kasi nagpa-harvest pa talaga. O, para sa yan, Tito Jay. Yan, maraming salamat.
dahil sa pagdayo ko dito eh may mauuwi pa akong talagang legit na dagupan bangus. Sa ngayon hindi pa siya na boneless pero ipapa-debone natin yung iba. And then ito yung presto. Ito ipapa-debone natin. Ayan, so napademo na, nakuhaan ko na kanina yung magaling mong nagde-debone. Si Michael. Ayan, tapos inaanak ko yan. Dadami na yung grupo mong gagawa noon. Para sa mga gustong bumili, para sa inyong reselling, sa inyong mga pwesto, dyan sa, siyempre sa Makati, sa Caloocan, even sa Laguna kung gusto nyo, pwedeng-pwede po kayong magpa-order ng bultuhan dito kay Mang Mags. Oo, so sa mga gustong umorder, abangan nyo po yung ating dagupan boneless bangus. Ayan, at, ano pangalan ng bago mong business? Chalermas boneless bangus. Bakit naman Chalermas? Pangalan yun ng mami ko. Yan, so ibig sabihin nung cha, parang tia. Tia. Yan, tia Lermas Lerma. Boneless bangus. Yeah. And more power, hanggang more sa power muli, no? Sa iyong mga advocacy. At, ganun din sa iyo. Matindi ang mga projects ni Cap and babalik ulit tayo siguro after a year. Kasi parang every year na ang pasyal. Laging may bago, may bagong negosyo, may bagong siyempre public servant at may bagong buhok. Okay. Baka who knows, pagbalik namin, may bagong katawan na kami balik alin doon. Sana mawala na yung, yung chan. Mga bangus belly natin. So, patuloy po kayong manood ng Agri sa Agri. At syempre, invite ang ating Mang Mags YouTube channel. Please subscribe sa ating channel at ang mga content natin dito ay tungkol sa mga pag-aalaga ng layer chicken. At yan, syempre dadagdagan na ni Mang Mags ng mga tips sa usaping pagninegosyo dahil marami nang iniidolo ka. Yeah. Pangilang business mo na to? Na rin? RTL, restaurant? RTL, battery cages, restaurant, apartment, fish pan, itong boneless bangus ngayon. Panglima. Yung bagong panglimang anak. Again, maraming salamat po for having me. Thank you rin, Tito J, dahil nakapasyal ulit kayo rito sa amin. Maraming salamat sa pag-iimbita. Opo. So, agree ka ba kay Mang Mags? Agree.